Pati guys, pati guys, pati guys. Bisa war guys. Nice. Bisa it. Olig! Finally nga kapatid ay nakalaban na nga ni Yawi ang mga miyembro ng Onyx Esports na kung saan full line up pa nga yung nakalaban ni Yawi dito nga yan sa RG niya sa kanyang pag-i-Indonesia. Sa unang pagkakataon nga kapatid ay nakalaban na nga ni Yawi ang full Indo line up na kung saan kitang kita naman talaga natin kapatid na nag-iba na nga ang galawan ng koponan ng Aura Indonesia sa pagkakataon na ito. Tinalo lang naman ng Aura Indonesia etong ang Onyx Esports at kitang kita nga kapatid na palong-palo nga itong si Yawi nang makalaban niya nga itong kampiyon ng MPL Indonesia. Dahil syempre kaya nga nagpunta sila doon sa Indonesia kapatid para nga talunin ang koponan ng Onyx Esports na ilang season na rin naghahari nga dito sa MPL Indonesia. Kaya naman yung mga Indo teams na sinasabi nga noon na hindi sila kukuha ng mga Pinoy na import, abay para sa susunod na season, nagsipagkuhaan na nga ito na kagaya nga ng RRQ Hoshi, pati na rin nga itong Aura Indonesia kapatid na kumuha na rin ng Pinoy para nga maglaro sa kanilang koponan. Dahil syempre, hindi na nga nila kayang-kayang talunin ang koponan ng Onyx Esports, kumbaga hindi na nga nila is ang lakas nga nila Kyrie dito nga sa MPL Indonesia kapatid. Dahil kung hindi pa rin kukuha ng mga Pinoy na import itong mga koponan sa MPL Indonesia ay napakalabo nga nila na matalo ang koponan nila Kyrie, lalo na't habang lumilipas nga ang season kapatid ay lalong mas bumubuo pa nga ang chemistry ng Onyx Esports, dahilan kung bakit nahirap nga ang mga koponan doon sa Indonesia na makapagkampyon dito nga sa MPL Indo. Bukod pa nga dyan ay napakautak din talaga ng Onyx Esports, yung tipong mga magiging tinik nga sa kanilang lalamunan para magkampyon kapatid ay kinukuha nga nila. Isang halimbawa nga nito ay itong ang si Albert na kung saan from RRQ Hoshi ay kinuha nila itong si Albert, pero hindi naman nila pinapalaro ang pro player na yan. At tila kada season nga kapatid ay pinapaasa na lamang ng Onyx Esports itong ang si Albert na magiging main 5 nga siya dito sa koponan ng Onyx Esports. Well, kung titingnan naman talaga kapatid ay malabo talaga maging main 5 itong ang si Albert, dahil syempre dihamak na mas mahusay nga itong si Kyrie. At bukod pa nga dyan, may chemistry nga itong si Kyrie dito nga sa kanyang mga kakampe. Sa madaling salita kapatid, malabo pa rin talaga na makalaro nga itong si Albert, lalong lalo na kung maganda nga ang ipapakita ng Onyx Esports dito nga sa paparating na Games of the Future na gaganapin nga sa Russia. Kumbaga parang nagsasayang lamang itong ang si Albert dito nga sa koponan ng Onyx Esports. Kung ako kay Albert, abay magre-request na nga ako kapatid na lilipat na ako ng ibang koponan. Dahil syempre, habang palipas nga ng palipas ng season ay syempre magbabago rin ang laruan mo dito nga sa MPL, dahil hindi mo nga na-experience sa ngayon ang maglaro dito sa MPL at hindi mo nga deserve ang bagay na yan. Na kung saan, ganito nga yung maganda dito kay Yawi, dahil sinayang nga siya ng Echo PH, dahilan kung bakit siya nga ngayon kapatid ang mismong nag-request dito nga sa Echo PH na lilipat na nga siya sa koponan ng Aura Indonesia. At nang mapunta nga dito si Yawi kapatid, maganda nga ang kanilang resulta sa kanilang pag-RG, kaya naman hindi nga maiwasan na makalaban nga ni Yawi ang mga MPL teams dito nga sa Indonesia na kagaya ng Onyx Indonesia. Sa katunayan pa nga nito kapatid, naulats nga itong koponan ng Onyx Esports sa unang pagtatapat nga ng Onyx at Aura Indo dito nga sa RG nang mapatay nga nitong ni Yawi itong ang si Kyrie. At simula nga nang mapatay ni Yawi itong si Kyrie
kapatid, dito na nga nag-umpisa ang disaster na naman sa koponan ng Onyx Esports. Kumbaga, nagtae-tae na naman ang kanyang mga kakampi kapatid nang mapatay nga siya dito nga sa Lash Clash ng kanilang RG sa Game 1, na kung saan kapatid parehas na parehas nga ang naging galawan ng Onyx Esports nang talunin nga ng AP Bren itong koponan ng Onyx Esports dito nga sa World Tournament ng MLBB. Nang mapatay nga itong si Kyrie, abay nagtuloy-tuloy nga ang tulak ng AP Bren hanggang matapos nga yung laban dito nga sa Game 7. Ganito rin ang nangyari ngayon dito nga sa koponan ng Onyx Esports. Kumbaga, sakit pa rin talaga ng Onyx Esports ang kahinaan na yan kapatid. Kapag napatay nga itong si Kyrie, ay nawawala na nga sila sa laruan. Na kung saan, baka yan nga yung gawing punteriya dito nga sa koponan ng Onyx Esports. Yan talaga yung kahinaan ng Onyx Esports kapatid. Kaya sa tingin ko, kung masisecure nga ng mga kalaban ang kills dito nga kay Kyrie, abay mananalo nga ang mga ito at mahihirapan nga ang koponan ng Onyx Esports. Lalo na dito nga sa GOF kapatid, si Coach Adi nga ang magko-coach dito sa koponan ng Onyx Esports, at taliwas nga ito sa ating iniisip noon kapatid na si Coach Sheb nga ang magko-coach dito nga sa GOF, na kung saan tanging si Coach Sheb lamang ang alam kontrahin nga ang meta ng Pinoy. Kumbaga kapatid, marami na ngang nautakan ng mga Pinoy coaches nga itong si Coach Sheb kapag naglaban nga ang Onyx Esports dito nga sa international tournament kontra sa ating mga Pinoy. At yung bagay nga na yan kapatid ay magiging advantage talaga natin na kayang-kaya na nga natin talunin ang koponan ng Onyx Esports dito nga sa GOF, at lalong-lalo na rin kayang-kayang talunin syempre ng AP Bren itong koponan ng Onyx Esports. Yung tipong hindi na nga natin papapabawiin pa ang koponan ng Onyx Esports sa atin. Kaya ang dapat gawin nga ng koponan ng Onyx Esports dito kapatid, abay protektahan nga nila ng todo itong si Kyrie. Dahil kung nawala nga si Kyrie, hindi na nga alam ng mga miyembro ng Onyx Esports kung ano ang gagawin sa kanilang mga laban, na kagaya nga ng ginawa ni Yawi dito nga kay Kyrie nang makalaban nga nila ito dito sa RG. Pero nang makalaban nga ulit ni Yawi itong koponan ng Onyx Esports kapatid, this time naman ay natalo naman ang Aura Indonesia. Syempre hindi nga hahayaan nila Kyrie na basta-basta na lamang sila talunin ng Aura Indonesia, lalo na't ang Aura Indo nga kapatid ang nangulelat nung nakaraang season. Kaya naman nang inoffer nga ni Yawi ang kanyang sarili sa koponan ng Aura Indonesia, hindi na nga nagdalawang isip pa ang Aura Indo na kunin nga itong si Yawi sa koponan ng Echo PH. Syempre wala nang magagawa ang Echo PH dahil ang head team nga nila ay itong koponan ng Aura Indo. At kung sakaling ibang koponan nga ang kukuha kay Yawi, hindi nga ibibigay ng Echo itong ang si Yawi. O di kaya ay sobrang laki nga ng offer dito. Syempre since ka-sister team nga ng Aura itong Echo, walang bayad yan kapatid. Nakuha ng Aura itong si Yawi nang walang kahirap-hirap. Sa ngayon ay goods na goods nga ang Aura Indonesia, lalo na't sobrang fluent nga ni Yawi sa pagsasalita ng bahasa. At tunay talaga itong pinag-aralan ni Yawi kapatid. 2 months pa lamang nag-aaral si Yawi ng Indo, pero parang mas mahusay pa siya sa pagbabahasa dito nga kay Kyrie. Kaya ayon nga kay Yawi kapatid, kaya mas natuto nga siya magbahasa ay pinapractice niya lang daw ito at pinag-aaralan talaga, at nagtatanong-tanong din siya sa kanyang mga kakampi. Kaya naman agad-agad nga itong natutunan ni Yawi. Sobrang hirap kasi ng comms kapatid kung hindi ka nga marunong magbahasa, lalo
na't hindi rin naman mahuhusay magsalita ng Ingles itong mga Indo dahil kung ating ang matatandaan, ito talaga yung naging problema ni Baloyski sa kanyang koponan na Geek Farm Indonesia, yung tipong hindi niya nga maibigay ang kanyang todo lakas sa paglalaro dahil ayon nga kay Baloyski ay hirap pa rin siya magsalita nga ng bahasa at hindi rin daw masyado nakakaintindi ng Ingles ang kanyang mga kakampi. Kaya naman palagi na lamang kinakapos nga itong koponan ng Geek Farm Indonesia dito nga sa MPL. Kaya yung mga bagay nga na yan kapatid ay ayaw na nga mangyari pa ni Yawi sa kanya. Kaya naman nang makalaban nila ang Onyx Esports, dito nga ay binigyan niya kaagad itong ang Siki Boy na aasahan nga natin na mas titindi pa talaga ang kanilang rivalry dito nga sa MPL Indo. At tunay talaga nating aabangan this time ang MPL Indonesia dahil yung mga naglalakihang players nga natin kapatid ay maglalaro na nga doon para sa susunod na season. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat